Magandang umaga po. So, ang ating pong vlog for today is all about social psychology. So, ang ating ipaliliwanag dito at sasagutin ay yung katanungan na bakit ang hirap i-let go kapag matagal mong niligawan? So, yan ay tanong ng isang follower at it got my attention kasi ang ganda naman talaga ng topic. Maraming kalalakihan ang makaka-relate dito. Lalo na yung mga naka-experience nito, di ba? So, bakit nga ba? Ano nga ba yung dahilan? No? Paano nag-ooperate or tayo nag-iisip? Tayo mga kalalakihan. No? At bakit ganun? No? Hirap na hirap tayo pag matagal nating niligawan ng isang babae. Ang hirap-hirap niyang pakawalan. No? Halos sumumpa tayo na hindi pwedeng hindi siya yung magiging asawa ko. I will do everything in my power. Yan. Para lang maging asawa ko siya. Babawiin ko siya. Kukuhanin ko ulit siya kung kanino man siya nandun. No? Kahit pa may anak siya o naanakan siya, babawiin ko pa rin. Diba? And yung iba talagang gumagastos na malaki para lang makuha ulit or ma-win back yung isang babae. No? Dahil matagal niyang niligawan. So what's the psychology behind, no? So meron tayong tinatawag na cognitive bias. Ito yung pagkakamali ng ating isip. Kaya nga tinawag siyang bias. Ay ito ay fault ng ating kaisipan. Ito yung tinatawag na error, no, ng ating pag-iisip. Error of thinking natin. So ito yung nagiging pattern natin dahil sa ating mga naranasan o dahil sa ating nalaman o kaalaman. So kung ano yung naranasan natin, basically, yun yung nagbibigay sa atin ng cognitive bias. Yung nagkakameron tayo nun. Pero I'm not here to explain cognitive bias per se. Nandito ako para i-explain sa inyo kung bakit nahihirapang mag-let go, di ba? Ang mga kalalakihan, pag matagal nila niligawan yung isang babae. Okay. Sa cognitive bias, meron tinatawag na isang uri ng cognitive bias na ang tawag ay effort justification. Yun yung ating pag-iisip. May tinatawag na error justification ang ating pag-iisip o yung sitwasyon na iyon ng ating pag-iisip, no? So from the word itself, error or isa itong error, at from the word itself ay yung sinasabi nating effort justification. So ibig sabihin, gina-justify natin yung effort doon sa case ng panliligaw, kung mahaba mong niligawan yan, let's say 5 years or more than that, or average is, let's say, 3 years, 2 to 3 years. Haba, no? 5 years, haba talaga. At meron pang, hindi natin masabi, pero meron, di ba? 10 years, naliligaw pa rin, no? Ngayon, basically, makikita lang natin yung haba. Yung time, yung buwan, yung taon. But, ang hindi natin na nalalaman, yung effort na ibinigay niya dun sa mga taon na yun. No? Pupwedeng ipinaglaban niya yung babae sa kanyang pamilya kung ayaw ng pamilya niya. Doon sa babae, doon sa girl. No? Hindi boto. O kaya, yung pamilya ng girl ay hindi boto sa kanya. So, ipinaglaban niya, lumaban siya dun. No? At the same time po, pwedeng marami siyang karibal. Marami siyang nilaban ng karibal, marami siyang kinumpit na karibal, marami siyang pinabagsak na karibal. Marami siyang tinalo at kanyang pinadapa. So ginawa niya lahat ng effort. Effort dito, effort doon. Sa mahabang panahon. Talagang ang haba ng panliligaw niya. So, bakit ko laging minabanggit yung effort? Kasi, yung effort na yon
ang tumanim sa utak niya at paulit-ulit na nagpapap sa utak niya, para bang isang anong tawag dito, isang bulb, no, 'di ba? Pag kami naiisip tayo, lang may bulb na gumagana niya sa cartoon, no. Parang ganoon na laging may gumaganon sa utak niya na effort. Nag-effort ako sa kanya eh. So, yung lagi pumapasok sa isip niya. Gine-justify niya. So, the moment, dun sa moment na iniwanan ka na, nakipaghiwalay na sa'yo, kinausap ka na maayos, meron na akong, halimbawa ganito, no? Sabihin ni, halimbawa, ang pangalan niya ay, let's say, Mark. Sabihin ni, Mark, pasensya ka na ha, kasi may iba na akong gusto, may iba na akong mahal, ganyan. Halimbawa, inano ka, talagang kinausap ka. Or meron kayong mga series of yung pag-uusap. Sinabi niya talaga sa'yo na ayaw na niya. No? Na fall out of love na siya sa'yo. Ngayon, the moment na yon, doon papasok yung effort justification. Magpapap yan sa utak mo na parang bulb ng ilaw. Na, aba, hindi pwede. Grabe yung effort na ibinigay ko dito sa relasyon na to. Gagawin ko yung lahat. Ipaglalaban ko siya para lang ma-win back ko uli siya. Ma-fall in love ulit siya sa akin. Kung maaari ay liligawan ko uli siya ng paulit-ulit o kung limang taon ko uli siyang liligawan. Ganon. Dahil sa effort na yon. Yung effort na yon pabalik-balik at paulit-ulit at yun ang nagiging basihan ng yung decision. Yung tinatawag na decision making mo ay nakabase doon sa effort na paulit-ulit mong naaalala at naiisip. Yun ang dahilan. Gina-justify mo lagi. Kaya, what is the outcome? What is the effect? Hirap kang i-let go ang isang babae o yung ex mo o yung girlfriend mo. Hindi mo siya mapakawalan. Hindi kaya ng iyong dibdib at ng iyong isip. Kaya dumadating sa point na may mga lalaki na nadidepress at may mga lalaki na nauuwi sa suicide, nagpapakamatay. No? Meron akong alam niya, no, na nagpakamatay. Talagang namatay siya kasi may dalawang uri kasi na nagpapakamatay, isang successful at yung unsuccessful na attempt. No, yung isa naalaman, may nagkwento sa akin sa isang shot session, sa isang inuman. Sabi sa akin ni, nagpakamatay si ganon, yung ganyan, yung anak ni ganon. Okay, sige, kinuwento niya sa akin. Ang nangyari, yun na nga, hindi niya kayang i-let go yung girlfriend, hindi niya kayang i-let go, nakipaghiwalay. Kasi matagal naging sila, tapos matagal na niligawan. Ang ginawa, nang hiram siya doon sa kanyang kaibigan ng kordon o yung kable ng appliance or whatever it is, parang PSP yata or gagamitin doon sa kwarto niya. Sa madaling salita ay kordon ng kuryente. Yun ang ginamit niya na pangbigte. Tinali niya somewhere doon sa loob ng kwarto kung paano niya in-improvise yun, tapos nagbigti siya. Eh di patay. Meron namang isa na unsuccessful, ganito din ang situation, hindi rin ma-let go, matagal din naghirap, tapos iniwan ng babae, ang ginawa naman ay nagbigti gamit ang lubid. Unfortunately, or matatawag ko ba yun na unfortunate? Fortunately, kasi sinuwerte siya. Yung kinuha niya na lubid ay panali ng manok na Texas. At yung lubid na yun ay matagal nang ginagamit noong sa bungero doon sa kanila. Eh ngayon, nung tinali niya doon, sa halip na siya'y nabigte,
na nalagot yung lubid, tapos siya ay nabalian. Na, nagkameron siya ng bali somewhere sa paa niya. Kasi nga, naputol, so mataas yung kisa may pektalian, bumagsak siya, nabalian pa siya. So, fortunately, nabuhay siya. Tapos, ayun, nag-undergo na siya ng counseling, ng support ng pamilya, nalaman nila na ganun nga yung nangyari. Diba? So, yung pangyayaring yun, umabot dun sa suicide eh. Depression and suicide eh. Kasi nga, hirap na hirap silang mailet go yun. Dahil sa effort justification yung effort justification ay it plays a huge or big role doon sa kanyang kaisipan, sa pangyayaring yun. No? So, kung inyong pag-aaralang mabuti o inyong iisipin, ay ito talaga ay malaki ang kinalaman, kaya hirap na hirap kayong i-let go ang isang babae. Ngayon, what is the solution to this? Eto, since nalaman nyo na, no, itong ating itinuturong ito, magiging aware kayo na may ganito pala, na baka kaya pala o baka kaya ako hindi ko may let go yung aking ex sa aking puso't isipan eh dahil sa effort justification, kasi 10 taon ko siyang niligawan o 5 taon. Ngayon, alam ko na, so kayo ay makakagawa ng paraan. Alam nyo kasi ganito yun eh, pagka kasi aware ka sa nangyayari sa isip mo kung bakit ka nagkakaganon mag-isip, yun yung nagiging dahilan upang ikaw ay makasurvive or makamove forward dun sa yung situation na yun. Because you understand the psychology of your brain or the psychology of your mind. No? Naiintindihan mo. So, pag naiintindihan mo, self-aware ka, if you are self-aware, you can do something para masolusyonan yan, di ba? So, ganun pala yun. Error pala itong aking naisip. Effort justification pala to. Teka muna, iisang tabi ko na itong effort justification and then magiging reasonable na ako. Magiging wise na ako mag-isip. Magiging practical na ako mag-isip. No? Magiging, ang tawag nga namin dyan sa philosophy when I was still studying philosophy of education in SLSU, no? Dito sa Quezon. Ang tawag diyan ay pragmatism, pagiging practical, pragmatic. Pag sinabing pragmatic ka, magiging practical ka. Pagka inisip mo ng inisip 'yon, papaano ang sarili mo? Masisira ka. Masisira 'yung trabaho mo, masisira 'yung pag-aaral mo, kung nag-aaral ka, masisira 'yung buhay mo kapag hindi ka nag-move forward. 'Di ba? So kailangan magkakameron ka ng practical na dahilan at ng magandang reasoning, magiging kang pragmatic o practical para na sa ganun, ikaw ay makamove forward at maging maayos na ulit ang buhay mo at na makahanap ka uli ng bago. Dahil sa sobrang daming tao sa Pilipinas, I think more or less 110 million, diba? So in that particular population in the Philippines, siguradong makakahanap ka pa rin dyan ng babae na para sa'yo. Malay mo, destiny mo yun. Mahanap mo, diba? May mga tinatawag tayong soulmate, destiny, something like that. May mga naniniwala dyan, diba? And sometimes I believe din sa mga ganyan. Bye for now.